Paano mo masasabi na nakakatakot at kakilakilabot ang isang bagay? Para sa iba, kailangan lang ng isang gagamba o ahas at nakakatakot na. Tulad ng dinosaur, kilala bilang nakakatakot na nilalang. Ngunit marami sa mga mas tanyag na hayop sa sinaunang panahon ay nakilala dahil mayroong isang bagay tungkol sa kanila na talagang nakakatakot kaysa sa dinosaur. Heto ang 11 mga hayop na mas nakakatakot kaysa sa mga dinosaur. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para updated ka sa mga susunod na video. Number 11. Dankleosteus. Ang 30 talampakang haba na armored fish na ito mula sa panahon ng Devonian ay walang mga ngipin. Ngunit ang panga nito ay naglalaman ng mga razor sharp protrusions na buto na maaari nitong magamit upang matusok at hatiin ng biktima nito. Ang mga buto nito ay tuloy-tuloy na lumalaki habang lumalaki sila. Parang naghahasa ng mga gunting. Tinitiyak nito na ang pangil ay laging handa upang atakihin ang biktima tulad ng mga arthropod, ammonite at iba pang mga isda. Ang 4 toneladang halimaw na isda na ito ay naglilibot sa dalampasigan at maaaring mambiktima sa pamamagitan ng pagbubukas at pagsara ng mga panga nito sa loob ng 50 to 60 milliseconds. Number 10. Helicoprion. Ang misteryo ng kakaibang isda na ito ay nagsisimula sa isang fossil at maraming mga sumubok upang malaman kung ano ito. Ang Helicoprion ay nilito ang mga paleontologist at ichthyologist ng higit sa isang siglo. Ang natitira lamang sa nilalang na ito hanggang noong 2013 ay mula sa isang fossilized whorl ng ngipin. Habang ang karamihan sa mga siyentipiko ay sumang-ayon na ang ngipin ay nabibilang sa mas mababang panga pero walang itaas na ngipin, kaya ang nilalang na ito ay maaaring mayroong masamang gilagid at kumagat sa iyo ng sabay. Magsasara ang panga, paiikutin ng mga ngipin paatras katulad ng isang bilog na talim, lambot na katawan ng pusit at iba pang mga cephalopod. Whorl teeth ay nabuo habang patuloy silang lumalaki na lumilika ng isang spiral habang tumatanda ito. Number 9. Arthropleura. Ang Arthropleura ay isang lahi ng mga millipede arthropods na naninirahan sa northeast ng North America at Scotland na may 345 hanggang 295 milyong taon na ang nakalilipas. Ang Arthropleura ay isang 8.5 na talampakan ng haba ng millipede mula sa Carboniferous era. At ito ay isang herbivorous na kumakain ng patay na mga halaman tulad ng modern millipedes. Pero nakakatakot pa din ito. Natuklasan ang mga fossil trackway na nagpapakita na ang Arthropleura ay maaaring lumipat at mabilis na makagalaw. Ito ang kilala na pinakamalaking invertebrate sa lupa mula pa noon. Number 8. Smilodon. Ang sikat na saber-tooth na pusa ay naninirahan sa North at South America noong panahon ng Pleistocene Epoch. Ito ay kasing laki ng mga modernong leon at tigre, ngunit may napakalakas na katawan na ginamit nito upang makipaglaban sa biktima sa lupa. Gagamitin ito ang ngipin at ang mahabang 11 inches na mga pangil upang bigyan ng nakamamatay na kagat sa lalamunan patungo sa baga ng biktima nito. Ang mahabang mga ngipin na iyon ay kayang butasin ang iyong balat at lumubog sa iyong laman.
Habang ang kagat nito ay maaaring mas mahina kaysa sa modernong malalaking pusa, isa pa rin itong nakakatakot na nilalang. Number 7, Leviathan Melville. Ang Leviathan Melville ay may kaugnayan sa modern sperm whales na tulad ng Moby Dick at nanirahan sa panahon ng Miocene Epoch. Ito ay 44 to 57 talampakan ng haba at may 10 talampakang haba na ulo na mayroong 14.5 inches na mga mahahabang ngipin. Ito ang pinakamahabang ngipin na ginagamit para sa pagpapakain na kilala mula sa anumang hayop, patay man o buhay pa. Kumakain sila ng malaking biktima sa ibabaw ng tubig, kabilang na ang iba pang mga balyena. Ang pating na ito ay naging napakalaki sapagkat direktang nakikipagkompetensya ito sa Megalodon para sa pagkain. Wow! Number 6, Spinosaurus. Ang Spinosaurus ay isa sa pinakakamangha-mangha at kakilakilabot na mga nilalang sa mundo. Mayroon itong isang mahabang ulo na katulad ng isang crocodile at isang nguso na puno ng humigit-kumulang na 64 na tuwid na mga ngipin. Ang Spinosaurus ay kasalukuyang ang pinakamalaki sa lahat ng mga kilalang carnivorous dinosaur. Ito ay mas malaki pa kaysa sa T-Rex at Giganotosaurus. Habang pinagtatalunan ng eksaktong sukat nito, ang Spinosaurus ay maaaring umabot sa 41 to 59 talampakan ang haba at tumimbang ng labis sa 20 tonelada. Ito ay may pinahabang neural spines sa likuran nito na lumilikha ng isang malaestrukturang laki na mas malaki pa at nakakatakot. Number 5, Sarcosuchus. Ang Sarcosuchus ay isang 40 talampakan ng haba, 10 tonelada ang bigat at katulad ng isang reptile na tulad ng crocodile mula sa panahon ng Cretaceous era na nanirahan ngayon sa Africa at South America. Mayroon itong 6 na talampakang haba ng ulo at mayroong 132 mga ngipin. Ang Sarcosuchus ay mas malaki kaysa sa halos lahat ng mga dinosaur na nanirahan sa parehong kapaligiran. At ang monster na ito ay kumain ng mga dinosaur. Totoo din na kumakain ito ng mga malalaking isda at ginugugol nito ang halos lahat ng oras na nakalubog sa tubig. Number 4, Titanoboa. Ang Titanoboa ay isang 42 talampakan ang haba na ahas na nanirahan noong panahon ng Paleocene Epoch. Ito ay laging naghahanap at kumakain ng iba pang mga hayop, lalong-lalo na ang mga buwaya. At minsan ay nakalubog sa tubig upang mabiktima nito ang mga hayop na nauuhaw. At walang kamalay-malay ang mga hayop. Lalabas ito mula sa tubig at pupuluputan ang biktima nito hanggang ito ay mamatay. Nakatira ito sa mga rainforest ng South America kung saan mas mainit ang temperatura kaysa sa panahon ngayon. Number 3, Giganotosaurus. Ang Giganotosaurus ay 43 talampakan ng haba at mas malaki kaysa sa laki ng Tyrannosaurus Rex. Ngunit sa 3 talampakan lamang, ito ay may 5.2 talampakan na mahabang ulo na may 64 pulgada ang haba na nakakompress at may matatalas na mga ngipin na ginawa para sa paghati ng laman. Ang Giganotosaurus ay mula sa panahon ng Cretaceous at nanirahan sa tinatawag ngayong Argentina. Ito ay may kaugnayan na halos pantay na sukat ng Carcharodontosaurus mula sa Africa. Ang isa pang kakaibang katangian nito ay ang ibabang panga na pinalawak ng bahagya na tumutulong na hawakan din ang mas maliit na biktima. Number 2, Megalodon.
Ang 59 na talampakang mahabang pating na ito ay nanirahan sa tubig tulad ng Leviathan Melville. Mayroon itong napakalaki, 7 talampakang lapad na panga na naglalaman ng 5 hilera ng humigit-kumulang 276 na nakakompress matatalim na mga ngipin na ginagamit sa paghati at pagkuha ng makapangyarihang biktima. Ang mga pating ay may mga buto na gawa sa cartilage na hindi karaniwang pinananatili sa fossil record at ang mga panga ng Megalodon. At ilang mga bakas na fossil ay ang mga na-trace ng mga paleontologist. Ang hugis ng katawan ng isang Megalodon ay halos katulad ng isang mas malaki at mas matatag sa Great White Shark. Ang Megalodon ay nagpakita ng pag-uugali ng pangangaso tulad ng Great White Shark at gumagawa ng strike sa biktima upang makagawa ng pambihirang lakas ng pagkagat. Ang kanilang mga ngipin ay itinayo na may istruktura na bihirang maputol kahit na tumama ito sa buto. Number 1, Jaikelopterus. Ang Jaikelopterus ay ang pinakamalaking kilalang Eurypterid at ang pinakamalaking kilalang arthropod na naninirahan. Natukoy ito batay sa isang kuko mula sa Emsian. Clerf Formation of Wilwerath, Germany, na may sukat na 36.4 centimeters ang haba. Ang 8 talampakang haba ng arthropod na ito ay naninirahan sa tubig at may mga pincher claw. Ang Jaikelopterus ay may mga segmented na katawan na may maraming mga specialized limbs at ang ilan ay may mga spike. Mayroon silang mga spring-loaded claw upang kumuha ng mga isda na kanilang nadadaanan na may pinakamalaki na may 18 inches spikes claw. Ang mga mas maliit na scorpion sa dagat ay kilalang gumagapang patungo sa dalampasigan upang mainitan ang kanilang panlabas na balat. Nagustuhan mo ba ang ating topic ngayon? I-comment na sa ibaba kung may nais kang kwento na sunod nating ilathala. At ito nga pala ang ating mga shoutouts. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, paalam!